Kapag pauwi ng Pilipinas 3 weeks before ang flight, nag-iimpake ka na. Kung gaano ka ka-excited umuwi ng Pilipinas, siya namang bigat sa kalooban pagpabalik ka na sa bansang pagtatrabahoan mo. Yung tipong parang ayaw mo mag-impake ng mga gamit mo pabalik ng bansa. Yung tinitingnan mo yung mga dadalhin mo pabalik ng bansang pagtatrabahoan mo, maluluha ka na lang talaga nang di mo mapigilan, tutulo at tutulo ang luha mo. Dahil alam mong 2 taon mo na namang iiwan ang pamilya mo para magtrabaho sa ibang bansa. Pero dahil responsable kang magulang, responsable kang nanay, para sa ikabubuti ng mga anak mo sa kinabukasan nila, gagawin mo ang lahat, titiisin mo ang lahat para lang sa kanila. Isang tabi mo muna ang sarili mong kaligayahan. Unahin mo muna ang magandang future para sa iyong mga anak. Ganun ang tunay na responsableng magulang. Kaya sa lahat ng mga OFW na nakaka-relate sa ganitong sitwasyon, salute po sa inyong lahat dahil nagsakripisyo kayo para sa ikauunlad, para sa ikagaganda ng buhay ng inyong mga pamilya. Mag-iingat po tayo palagi, ingatan natin ang ating kalusugan dahil yun ang ating puhunan sa pangingibang bansa. Ingatan natin ang ating kalusugan dahil walang mag-aalaga sa atin sa ibang bansa. At lalong iingatan natin ang perang ating pinagtrabahoan. Siguraduhin natin na sa tamang mga kamay at nasa tamang pinagkakagastusan dahil hindi basta-basta ang mag-abroad. Marami ang ating isinasakripisyo para lang kumita ng pera. 2 taon tayong malayo sa ating pamilya, 2 taon tayong nag-iisa sa buhay sa ibang bansa. Kaya sana sa mga pamilya na nasa Pilipinas, pakaingatan nyo at pahalagahan nyo ang bawat sentimo na aming pinapadala sa inyo dahil napakalaking sakripisyo ang ginawa namin para sa ikauunlad, para sa kinabukasan ninyo. Mabuhay tayong lahat, mabuhay ang lahat ng mga OFW, mabuhay tayo dahil napakalakas at napakatibay ng ating kalooban. God bless us all. Radio on board.